Mga idol at kabayan, China, naghahanda na sa digmaan. Muling napaka-agresibong galaw ng China na mataan ng Taiwan. 57 eroplanong pandigma ng People's Liberation Army ang pumalibot ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan. Japan, nakahanda na rin sa posibleng digmaan sa China. Hinahanda na rin ng Japan ang pagdagdag ng mga imbaka ng bala at missile at pagtatayo ng mga missile defense system malapit sa China. Ito ay upang kayang mag-counter-attack ng Japan. 21 Abu Sayyaf sumuko sa Philippine National Police Special Action Force matapos ang matinding opensiba ng mga alagad ng batas. Senator Gatsalian duda sa China patungkol sa usaping oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, dapat 60% nakita ang mapupunta sa bansa at batas ng Pilipinas ang masusunod, hindi ang sa China. Bagong taon, bagong banta na naman ang nakikita ng Taiwan. China muling nagsagawa ng napaka-agresibong galaw ng mga militar nito sa napakatahimik na Taiwan. China naglunsad ng mga eroplanong pandigma sa palibot ng Taiwan. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, 57 aircraft at 4 na barkong pandigma ng People's Liberation Army ang pumalibot sa Taiwan. Ang namataan, nagbigay naman ng mandato ang Taiwan sa mga Air Force, Navy at sa mga land-based missile system nito na maging alerto at maging handa. Ang pagiging agresibo ng China ay kasunod ng ginawa ng Amerika na paglalayag sa Taiwan Strait at paglipat ng mga eroplano nito sa Yellow Sea at East China Sea. Dahil hindi makaganti ang China sa Amerika, Taiwan ngayon ang kanilang binubuli. Nagpakita din ang China ng napaka-agresibong pagsasanay sa pamamagitan ng paghahanda ng mga rocket at missile nito. Ayon sa isang video na ipinalabas ng Chinese People's Liberation Army, ang kanilang mabilis na pag-deploy ng mga missile o rocket system sa posibleng digmaan. Sa ibang balita naman, kung merong mang bansa na mas nakakaalam kung sasalakayin ng China ang Taiwan, yan ang bansang Japan. Ngayon palang puspusa na ang paghahanda ng Japan sa digmaan sa China. Ang mga opisyal ng depensa ng Japan ay pinaplanong magtayo ng dose-dose ng mga imbaka ng bala at armas sa malalayong mga isla sa Timog Kanluran bilang paghahanda sa isang potensyal na digmaan. Ayon sa Nikkei Asia, ang Japan ay may humigit kumulang 1,400 na pasilidad ng imbaka ng mga bala sa buong bansa, ngunit 7% ang matatagpuan sa pinakahilagang pangunahing isla ng Hokkaido ng bansa. Higit sa 2,000 kilometro ang layo mula sa mga isla ng Japan sa East China Sea. Sinisikap ng mga tagaplano ng pagtatanggol ng Japan na maikalat ang mga supply na ito upang gawing mas madaling mapuntahan ang mga ito ng mga puwersa ng Hapon na nagtatanggol sa mga isla na nakaharap sa China. Isa sa alang-alang din ng mga opisyal ng depensa ng Japan ang magkasanib na paggamit ng mga instalasyong militar ng Amerika sa Japan. Plano din ng Japan na mag-deploy ng mga stand-off missile sa Nancy Island upang magbigay ng kakayahan upang i-counter-attack ang sinumang bansang may hatid na banta sa kanilang bansa. Sa ibang balita naman, bagong taon, bagong pag-asa. Yan ang tinahak ng 21 mga miyembro ng ASG sa Patikol Sulu, isang leader, sub-leader ng nasabing grupo at 19 nilang mga miyembro ang sumuko sa Philippine National Police Special Action Force sa Barangay Bangkal, Patikol Sulu noong ika-4 ng Enero taong kasalukuyan matapos ang matinding opensiba ng Philippine National Police Special Action Force sa nasabing grupo. Kaya napilitang sumuko ang mga ASG. Ang mga nagbalik loob sa kanlungan ng batas ay makakatanggap ng pinansyal na tulong sa Philippine National Police Special Action Force, tulong mula sa DSWD, at sila ay mabibigyan din ng pagkakataon para maipasok sa iba't ibang livelihood program ng gobyerno. Sa ibang balita naman, duda si Senator Gatsalian sa sinseridad ng China. Nasasang-ayon ito sa mga pangailangan at hiling ng Pilipinas para sa pag-uusap sa oil at gas exploration sa pagitan ng dalawang bansa. Taliwas sa sinabi ng isang senador na huwag munang pag-usapan ang teritoryo para makapag simula na ang Pilipinas at China ng pag-uukay ng langis o gas sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Gatsalian, dapat na masunod ang sinasaad ng konstitusyon ng Pilipinas at kasunod ang batas sa operasyon ng naaayon sa Presidential Decree No. 87, at ang 60% na kita sa oil at gas ay dapat mapupunta sa Pilipinas. Dapat ding ikonsidera ng Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng Joint Exploration Agreement sa ibang interesadong bansa maliban sa China. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.